wala daw nangyayari. Marami ang umangal at mga nagsasabi, wala daw pagbabago, wala daw nagbabago. Sino ang niloko nyo? Baka kayo naloko. Tignan nyo naman ating kapaligiran. Sino ba ang nagbalita ng walang kabuluhan? Maluwag na ang daanan, hindi na ganun ka-traffic. At sa LRT at MRT di na magpapanik. Di ka na aangal sa iyong mga daanan. Di na madumi, di na mabaho ang lansangan. Tapos sasabihin nyo na walang nagawa. Pagbabago dito sa Pinas, hindi yan himala. Kinilusan at inaksyonan ng ating Pangulo. Binigyan leksyon ng mga matitigas na ulo. Kaya kung sinong susunod sa kanyang yapa, gawing maayos ang lahat upang tuluyang umulad. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan. Upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Iba na talaga ang pagbabago, pero marami pa rin di naniniwalang tao. Hindi daw kumikilos, walang nagagawa. Sila yung mga tao nangawalang nangawa. Tignan nyo naman kasi ang pagbabago ng Maynila. Ibang iba na yung dating tambakan ng basura. Dinadagsana ng tao at pinupuntahan. Ang Manila Bay, grabe na ang kapaligiran. Malinaw na ang tubig na dating maitim. Maliwanag na ang dating daanang madilim. Nagtaasan, nagusali at naggagandahan. Sa pagbabago ng Pinas na di mo inasahan. Buti may mga vlogger na sa ating nagbabalita. Kung anong pagbabago't nagawa, pinapakita. Hindi sila bias, sila'y maaasahan. Pinapakita ang ganda ng bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan. Upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan. Upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan. Upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Ayan mga kababayan, isang magpalang umaga sa inyong lahat at isang makakalikasang araw din sa inyong lahat mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa Manila Bay, no? At ngayon po ay araw ng Sabado, July 3, 2021. At dagsa po ngayon dito ang tao dito sa Baywalk, no? Ayan po, at nandito dumating na po yung Coast Guard para sitahin itong mga nandito sa may seawall. Bawal po kasi tumambay dyan mga kababayan. Ayan. Hindi ko pamapakansal yung halaman. Okay, atap lang po. Ito tayo dito. Kita natin. Ayan, dito lang pinapatambay. Bawal kasi. Ayun, may tugtog. Ayan mga kababayan, oh, nandito yung truck ng Coast Guard. At ito, para saan kaya to? Nagyanan natin ng basura, no? Nagyanan siguro ng basura. Yung wala yan? Oo. Ano yan? Sa kontraktor yan? Ah, sa kontraktor? Okay. Ayan, maming na relocation ng kontraktor. Ayan, naubos dito yung tao. Kanina ang dami dito mga kababayan. Ngayon, konti na lang dahil may bantay nga po na Coast Guard dito.
bawal pong tumambay sa may seawall, mga kababayan. Pero dito sa area na ito, madami po. Ayan. So sila tatay, hindi muna may dala pa silang mga pamingwit, mga kababayan. Pero dahil nga po ay bawal tumambay dito, no? Sa seawall. Kaya ayan. Dito lang sila sa may upuan banda, mga kababayan. Ayan. Ito, may dala na si Sir, oh. Ang laki nito. Yari. Yan ang pumalag, mga kababayan. Tapos isang truck ng Coast Guard nandito na ulit sa Manila Bay. Ayan yung bantay natin, mga kababayan, dito para mapanatiling malinis itong Manila Bay. Maganda naman yung kanilang pinapatupad dahil syempre para masecure din, oh, yung hindi pagtatapon ng basura dito sa dagat ng Manila Bay. Karamihan po kasi sa mga Pilipino, no? Pag tumambay dyan, yung mga pinagkainan nila hindi nila tinatapon sa kanilang tamang basuraan, mga kababayan. Yung talagang biglang hinahagis na lang ng biglaan sa dagat, mga kababayan. Kaya ayan, pinagbawalan. Okay naman yan ang kanilang ginagawa, mga kababayan. Ayan. So, mahigpit ngayon dito. So, time check tayo, alas 8:19 ng umaga, no? At araw ng Sabado ngayon. Bukas, panigurado, marami pa rin tao dito na pupunta dahil nga po ay weekends, mga kababayan. Siguradong maraming pupunta dito sa Manila Bay. So, try natin puntahan doon. Mukhang may ginagawa yung ano, yung mga contractor dito. Dito ta. Iba pinapayagan naman dahil nag picture lang naman yung iba, mga kababayan. Hello, sir. Ayan. Ito yung HDPE-5, mukhang gagawin na nila. Siguro ngayon yan ilalaglag yung HDPE-5. Nilagyan na nila ng ano. Mukhang tubo ito, mga kababayan. Yung maliit na tubo, hindi natin alam kung para saan yan, no? Siguro yan yung pinaglalagyan nila ng tubig. Pang test, no? Kung susubukan nila kung may ano pa ba. May butas pa ba ang HDPE-5? Parang pang pump ito ng tubig, no? At lalagyan nila ng tubig yung ano, HDPE-5. Alis mo, ah. Ayan.
So ito mga kababayan, no, yung nilapag nilang makina, ayan po yung dadaluyan nitong HDV pipe, no. Tetest kasi nila ito bago nila ilaglag kung may butas ba o wala. Ayan, mahaba po ito hanggang doon po to sa dulo. Ayan. Ayan, gagamitan na nila mga kababayan ng ano, ng generator. So, kakaibang generator to, malaki to mga kababayan. Talagang pang malakasan itong generator na ito. Ayan. Ayan, wasa-wasa. Ayan, oh. Kita nyo yung ano. Pump nila para yung tubig umangat papunta doon sa HDV. Ayan, inihila nila mga kababayan. Inihila nila. HDV pipe. Tatalian nila ng maayos kasi medyo may butas ng konti. Ayan. Para dire-diretso yung pagpasok ng tubig, no, sa HDV pipe mga kababayan. Pag napuno yan, yung HDV pipe, titingnan nila yan, yung bawat anggulo ng HDV pipe, kung may butas ba o wala, mga kababayan. So, maya-maya, makapuno na rin yan, yung loob ng HDV pipe. Pero mahaba ito, siguro may katagalan lang ng konti, no? Pero, mamaya, i-check na nila yan. Ayan mga kababayan lang, ayan yung update natin dito, no? Sa Manila Bay. Maraming salamat sa inyong pagsama ulit sa akin.
dito sa Manila Bay Update. Sana lagi niyo po akong subaybayan at suportahan sa aking mga ginagawa pang vlog. So mag-ingat po kayo lahat mga kababayan. Ganito na lang yung ating vlog. Lagi tatandaan na ikaw ako. Tayo ang kalikasan. Maraming salamat po. God bless and peace out.